Hi guys, good afternoon. Nung nasa South Supermarket ako, meron akong mga nakitang friends and colleagues, even former bosses ko. Boss. Tapos, ang tawag sa akin, oh, Mr. Australia, nandito ka sa Philippines, kailan ka babalik? Tapos, nagulat ako, lagi yung sagot ko na, ang daming nagtatanong sa akin yan. Gusto ko sabihin, panoorin nyo na lang yung vlogs ko. Pero anyway, meron ding mga ibang nagtatanong tungkol sa kasal, buhay namin doon, especially yung baby namin, si Mackenzie. Paano na ba siya ngayon dito? Pati yung medical record. So, isa-isain ko lang yung mga nagtatanong. Ano na to eh? Face-to-face na yung pagtatanong nila, so hindi na to via message. Sa mga naalala ko na lang, inisa-isa ko na lang. Eto. Paano kayo nagpakasal sa Australia? Paano? I mean, I think, paano nangyari na kinasal kami nung pandemic? So, 2020 yung height ng pandemic, ano? Doon din kami nagplanong magpakasal. Kami dalawa ni Karen lang nakatira sa Australia noon. Tapos, ano naman eh? Nagla-lockdowns. So, nung 2020, nagpa-schedule na kami ng kasal sa Melbourne. Tapos, nag-lockdown bigla, in and out of lockdown ng Melbourne kasi noon, na-cancel. Cancel yung kasal namin. Okay lang kami, kasi kaming dalawa lang naman, plus dalawang witnesses. Madaling kausapin, wala kaming preparations for the families, walang reception. Nakita namin yung iba, meron silang mga vendors, mga kinontrata na nila for the event. Ang hirap noon, canceled lahat yun. And then, nagpa-reschedule ulit kami. Hindi kami priority for rescheduling. Kasi ano lang kami, normal wedding lang kami. Ang priority for rescheduling, yung mga nakalagay doon, malapit na daw ma-deport. Nakakatuwa, no? Yung Australian government, inuuna nila yung mga ma-deport na kapag hindi pa naikasal. I don't know kung paano, pero nakakatuwa. Pina-facilitate talaga nila yung immigration. Tapos by, I think, na-risked kami for February 2021. Eh, Australian Open is end of January. Because of the Australian Open, nagkaroon na naman ng spike sa COVID cases sa Melbourne at taga-Melbourne kami. Lockdown na naman. Canceled ulit yung kasal namin for the second time. Madali lang ulit. Sinabihan lang namin yung friend namin na canceled, move na lang ulit. Yung witness yon, yung witness. And then, na-schedule siya for April 22. Finally, natuloy na nung April 22. Ang witness namin, dalawa lang. So, yung isa naming friend, siyang totoo lang nakakilala namin doon, plus kailangan namin ng photographer. Sabi namin doon sa photographer, which was Indonesian, sabi namin, can you also stand as the other witness? Mabait naman siya. Sure! So, ayun, yung aming photographer na hindi namin kakilala, naging friend na lang namin that time, siya rin yung isa naming witness. And then, nag-drive lang kami dun. From the house, papunta kami dun sa Parliament Building. Dun talaga kinakasal yung mga nagpapakasal ng civil wedding. Drive lang kami, nag-park, tapos punta na kami sa wedding. Last wedding kami for the day, I think there were 5 weddings that day. So, na-late pa nga kami ng konti. Nasa labas na yung mag-officiate ng kasal namin. Na-late kami kasi nagpaikot-ikot pa ako dun sa building for the parking. Tapos, after ng kasal, nagpaalam na yung photographer. Okay, hindi na daw siya sasama dun sa aming mini reception. Taga dun lang siya, sa may Parliament Building. Umuwi na siya. Kaming tatlo na lang, nung friend namin na other witness. Kumain lang kami sa pizza, spaghetti, pasta. Yun ang aming mini reception. And then, umuwi na kami. Pero, it's a very simple wedding. Pero it was very special. Especially, if you look at this. Itong, yan. Wedding ring namin to. 2 pairs yan. Pakita ko yung picture. Si, ano kasi gumawa nito? Si Karen. Nag-jewelry siya sa Australia. Nag-training siya. Pumasok din siya sa iba't ibang short courses doon for jewelry. Nag-trade siya ng jewelry. She was a maker.
jewelry maker, and siya rin yung nagpapadala to the US, to other parts of Australia, and to the Philippines. Minemail niya. So, nakaregister yon, business niya yon. Ang pangalan is Darna Jewelry. And nagbabayad din siya ng tax doon for that. So, ang galing, ano? Ayun ang aming wedding. Okay, ito. Next. Pagkano manganak sa Australia? I think it depends. Magkano manganak? Kung ano? Magkano manganak kung hindi ka Australian? I think it depends kung saan manggagaling yung funds mo. In our case, ano kasi kami, meron kami Medicare. Oh, by the way, pagka nag-lodge ka na for application ng green card, kahit hindi pa approved yung green card mo, hindi pa nai-issue, meaning hindi ka pa talaga green card holder, meron ka na kagad Medicare. Yun yung sinabi ko rin sa ibang friends ko na nag-apply na ng green card. Sabi ko, mag-apply na kayo ng Medicare, bibigyan na kayo. So, may Medicare na kami, wala na kaming ginastos. Ito yung Medicare. So, ito siya. Dala ko dito sa Philippines, but it won't work here. Tatlo kami dito, isang card. Tatlo. Ako, si Karen, si Mackenzie. Si Mackenzie, later addition na siya. So, not just the delivery. Including checkups na din to. Nung buntis si Karen, mga meron ding emergencies, like yung nadapa siya sa labas ng office niya, buntis na siya noon. Kailangan siyang i-monitor for that night. And then, meron pang iron infusion. Lahat yun covered ng Medicare. Even yung emergency cesarean, covered din siya. Lahat meron siyang billing, pero direct na sa Medicare. Wala na talaga kaming ginastos. And then, yung checkups din ni Mackenzie, after that, pinanganak na siya, bumibisita din yung nurses, galing sa hospital and galing sa council, bumibisita sa bahay, covered din yun. Meron siyang presyo, I think per visit is $200, but we didn't pay a single dollar for that. Kinover na siya ng lahat. Maganda, di ba? Okay, next. Ayun, connected to that, paano ang medical records ni Mackenzie ngayon? Kasi nasa Philippines na nga kami. Yung record ni Mackenzie, nag-start sa Australia, medical records. Vaccinations, madami yon. Merong green book na binigay nung pinanganak si Mackenzie. Binigay ito ng Victoria government. I assume lahat ng baby born, I don't know when this started, may ganito. Pag pumupunta kasi kami sa immunization, nakikita namin, puro ganito. Pati nga yung bag, pare-pareho. Nandito lahat ng records niya, medical records, mga health scare namin. Nandito. I think the question is about, paano ang medical records niya na nasa Philippines na kami? Paano to? Meron siya ditong flu vaccine. Hindi na kasi kami nakabalik sa Australia for the vaccine. In-update na lang. I-update mo siya sa app. I think MyGov or maraming apps kasi or sa Medicare app. I-update mo doon. As long as comparable yung vaccine dito tsaka sa Australia. And maganda naman sa Philippines. Comparable naman. Nagkaroon din kami ng mga health scare noon. Like, nung idadagdag namin si Mackenzie sa aming green card, akala nung doktor, meron siyang dysplasia. Yun yung hip joint niya, hindi pumasok sa socket. Ball joint ba tawag doon? Alam ko kasing ball joint sa kotse. Pero, akala meron siyang dysplasia, buti wala pala. Mahirap yun. Pag may dysplasia, may ano yun, braces. Tapos, nung nandito siya, nagkaroon siya ng pneumonia. Yung pneumonia is a different thing, pero akala nung doctor, tiningnan, boot shape yung heart niya. Doon, may health scare kami doon. Pagka kasi boot shape yung heart, it requires open heart surgery talaga. Nag-iisip na kami noon. Kung positive, after ng 2D echo, na boot shape ng heart ni Mackenzie, babalik kami sa Australia kasi open heart surgery. We'd rather have it there. It's okay here. Maganda talaga din dito. Magandang health
technology natin dito, maganda, pero we'll get it there for free. Good thing, puro negative yon, yung display siya, yung boot shape na heart negative, phlegm lang pala yon. It's a good thing na nirurule out ng doctors yon. Yung pneumonia niya, PhilHealth, dito na lang yon, PhilHealth kami nun. Yan. Ah, ito, iba na to, hindi na to tungkol kay Mackenzie. Paano makakuha ng remote job sa Australia? Kasi dun sa previous vlog ko, sabi ko, nagtatrabaho ko sa Australia na remote. I'm here in the Philippines, but I still work there sa university ko doon, Deakin University, remotely from here. Paano makakuha? It's the same thing na paano ako nakakakuha when I was there, nakakakuha ako ng remote job from the US and from the Philippines. It's all not really online eh. It's remote. Kasi nagsusulat ako ng reports. So, pag meetings, Zoom meetings, susulat ng reports, I'm on my own. Nasa bahay lang ako. Ngayon, paano nakakuha ng remote na nandito na ako? It was because... Wait, pause. It was because nasa Australia na ako nung nag-start ako nung remote job na yon. Pag nag-meeting kami, pwede kong pumunta sa university noon. Panahon kasi ng COVID noon, so hindi na kami nagpupunta sa university. Bukod-bukod na kaming nagtatrabaho. Nag-check ako ng papers, tsaka research papers. Pareho rin, kung nasa Australia ako o nandito sa Philippines, remote na din. Plus, online platform din naman yung submission ng papers nila. Online platform din yung pag-grade namin. Yun, kaya ako nakakakuha ng remote jobs. Then, hanggang ngayon, tuloy-tuloy na din yun. Every semester, every trimester, kinukuha at kinukuha ko for different courses. Minsan sa research din, ako yung nagkoconduct ng focus groups. Remote din. Hindi ko naman pupuntahan yung mga participants ng focus groups kasi they're from all over Victoria State. Talagang Zoom din. Nasanay na rin kasi sila sa Zoom. Yan. Paano ka nagbabayad ng tax? Okay. Ako at si Karen, nagbabayad pa din kami ng tax sa Australia. Si Karen from her Darna Jewelry. Ako yung job ko doon sa Deakin University. Kasi resident kami ng Australia, residing in the Philippines. Nagpa-file kami ng tax doon. Yung tax ko ay, ano na yun eh, binawas na nung government. Pagdating sa akin nung papers, tax form ko, nandun na yung deductions. So, ipa-file ko na lang. Paano? Sa app lang, sa phone. Yung ATO, Australian Taxation Office app. Andun na lahat ng records ko. Andun na everything sa income ko, sa employment ko, and sa tax. Kakabayad ko lang this July, starting July kasi yung ano, fiscal year, financial year, July to next June. So, as soon as matanggap ko na yung tax papers ko, pina-file ko na kaagad. Kasama na din dun yung kay Karen kung may deductions or may refund. And luckily, meron akong tax refund. Maganda naman. Tax refund ko, na-deposit sa bank ko, sa Australia. So, I still have my bank card here with me. Dito nila dine-deposit. It's Australian dollar. Nagkakaroon pa din siya ng laman. Nagagamit ko siya dito sa Philippines. Nagagamit ko din kahit saan. Sa Japan, nung nagpunta kami few weeks ago, nagamit ko din siya. Kasama lahat dito yung cards ko eh. Even my driver's license in Australia, still here. Although, valid to dito as I think with an Australian license allowed ka mag-drive sa Philippines. Pero meron naman ako Philippines driver's license din. And even my PTV card yung sa bus and trains. Pero for ano lang to? For safekeeping. Pagbalik ko doon, meron na ako nito. Naka-register naman to sa name ko and lahat naman may ganito. Yan. Anong address niya sa Australia? Okay, required kasi kaming magkaroon ng address pa rin sa Australia for taxation purposes and I'm still a student sa Deakin University, PhD student pa din ako doon, required pa rin ako na may address Australia kahit dito nakatira. Di ba wala na kaming bahay doon? Yung bahay namin, nire-rent lang namin. Wala na, umalis na kami. Ang address namin, yung address nung friend namin, it's as good as nagbo-board kami or nagre-rent ng room sa kanila and that is our address. Close friends naman namin sila, friends in high school. Doon na din, yung parang doon kami nakatira legally.
Actually, ganun din naman. Kung magbabayad ka din ng room, dun ka rin nakatira. It's just that, naiba lang. Wala kaming presence doon, nandito kami. Pero that's our forwarding address in Australia. Pwede naman yun. Ah, ito. Medyo interesting tong last question na to. Nasaan na yung mga sasakyan nyo? Nakita yata dun sa pictures na nilalagay ko sa vlogs. May mga sasakyan dun sa driveway namin. Yung isa yung kotse, yung Passat, Volkswagen Passat. Yung isa yung Jeep. Jeep something. I don't know. Nasaan na siya? Interestingly, yung Passat, binenta namin yun noon pa, 2023. Interesting yung Jeep. Kasi binili namin yung Jeep nung early 2023, after New Year 2023, ginamit namin. And then, by March 2024, uuwi na nga, nagplano na akong umuwi dito sa Philippines, binenta ko. Hindi ko siya maibenta. Kasi medyo ano siya eh, luxury vehicle ba? Malaki siya eh. Madaming may ganun. Pero for some reason, hindi ko siya maibenta. Binenta ko dun sa binilahan namin. After 2 weeks na naghahanap ako ng buyer, naisipan ko lang siya biglang i-text. Why not, no? Yung binilahan namin. Hey, are you interested in buying back the Jeep? Okay. Parang binili namin sa kanya, then after a year, binenta namin sa kanya pabalik. Ang bili namin sa kanya noon, I think, was 25,000 noong 2023. And then, binenta ko sa kanya, I think, 18 or 19. Sabihin na natin, 6,000 yung difference. So, for 1 year, para lang akong nag-rent ng sasakyan for 1 year, 6,000. It's like 500 a month. Which is not bad. Kung nag-rent ka ng sasakyan na 500 a month for 1 year, luxury naman, meron yata man. Luxury naman yun. So, I guess, maganda din yung nangyari. Gusto niya yung sasakyan. I don't know kung bakit niya binenta yun dati sa wife daw niya yun. Tapos, gusto pa din pala niya. Tuwan-tuwa siya nung kinontak ko siya to offer the Jeep. Tapos, pinuntahan ko siya sa bahay. And then, there and then, nag-transfer siya ng money sa bank ko. Tapos, ayun na. Nag-Uber na ako pa uwi. Yung mga staff ko sa loob ng sasakyan, binigyan niya ako ng madaming bags. Tapos doon ko nilagay lahat. Yung pag-uwi ko, nakita ko yung neighbor ko. Sabi ko, I sold my car. Kaya naglalakad na ako pa uwi ngayon. Oh, that's good. So, ayun. Maganda. Well, thank you sa mga questions. I hope nakatulong ulit to sa mga curious about life in Australia, especially life in the Philippines na may green card ka sa Australia. I hope nakatulong ulit to, and thank you ulit, and good afternoon.